rin tayo. Walang nangyayari, pirma sa palitan niya yan. Palitan niya yan. Naman narinig ko siya. Sabi niya, ma. Sabi niya, ma. Dalawa ba yun? Sabi ng doktor, nire-revive ko na lang po anak mo. Nire-revive? Sabi niyo, kapag lang eh. Sabi niyo, nagsasaya niyo. Sabi niyo, kami ka lang. Ano nangyari? Ano nangyari? Sabi mo, ano nangyari? Alam ba ninyo na kapag ang isang pasyenteng may COVID-19 ay dinala, ginamot at namatay sa ospital, ang ospital ay tatanggap ng 700,000 to 1 million pesos? Small wonder na ginagawa itong racket ng ilang ospital. There's big money for the hospital for each COVID patient. Ganito ang nangyari sa mag-asawang Angeline at Charlie at sa kanilang baby. Kaso ito ng malpractice at corruption. Bakit ang isang plain case ng dehydration at kabag ng isang 9-month-old baby ay nauwi sa kamatayan? At pagkatapos, ayun na nga, papalabasin ng ospital na COVID case. Madalas po nating sabihin na ang ina ang unang guro ng kanilang mga anak. Ganon din po, sila din ang unang doktor ng mga ito na nagbibigay ng lunas sa kanilang mga sakit. Pero paano kung ang kalaban ng isang ina ay totoong doktor na nagsasabi na walang mali sa kanyang anak? Ano pong reason dapat na dinala sa ospital yung bata? Noong Monday po kasi, napansin namin na parang nilalaglag at nagtatay yung bata. So, nung hapon po nagsimula yung paglaglag niya, dumumi naman siya sa unang pagkakataon nung gabi. September 2, 2021, nang dalhin nila sa San Lorenzo Hospital sa Quezon City ang sanggol na si Charlie De Luna. Noong una ay inisip nilang nagngingipin lang ang bata dahil nakita nilang may puti-puti sa gilagid nito. The following day, dinaripa rin namin mag-observe. Pero dahil napansin namin na parang matanda yung bata, next day, nag-decide na kami ipatelecomfort siya. Nagreseta at nagpayo ang doktor, mas magandang madala ang baby sa ospital para sa laboratory tests at obserbasyon. Kuya Mon, sa simula pa lamang, itinanong na ni Angeline kung ang ospital ay tumatanggap ng COVID patients. So, ang sabi naman po ng ospital, hindi tinatanggap pagka nag-positive kasi meron po silang antigen test na ginagawa. Hindi mapakali si Angeline dahil matamlay ang bata. Hindi kumakain. Sabi ko po nurse, Mami, dehydrated po yung anak mo, kaya hirap po kami. Mami, Nakiusap si Angeline na kung pwedeng lagyan muna ng swero ang bata, hindi siya mapakali. Maya't maya ang tanong niya kung may kailangan bang gamot para sa anak. Ang sagot po nila, Mami,
Yung mga bata po kasi hindi basta-basta yung nireresetahan ng gamot. Ang gawin po ninyo, ituloy nyo yung gamot na nireseta ng Pepya. Kapag pinapainom nila ng gamot ang bata, ay isinusuka lang nito. Ang unang finding sa kanyang anak ay acute gastroenteritis at dehydration. Nang lumabas ang resulta ng stool exam, ay may amoeba daw ang bata. Noong first day nga po, noong madaling araw, hindi siya nagkakatulog, lumalapit na ako sa kanila. Sabi nila, Mami, yung anak nga po may amoeba, matanglay, natural po yan, normal po yan, at wala pa po 24 hours from the time na sinuruhan natin yung bata. Kaya hindi niyo po kailangang mag-alala. Ipinagdadasal na lang niya na sana mali siya at tama ang mga nurse. Before po siya mag-out, sinabi ko rin po dun sa mga nurse, sabi ko para napapansin din yung anak ko magbabla. Tiningnan nila si baby Charlie. Maayos daw ang oxygen level. So syempre, me, not being a medical practitioner, hindi naman ako pwede kumontra lang ng kumontra just based on mother's issues. Kaya sabi ko, okay, tumahimik na ako, hindi na ako magsalita. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makausap ang doktor na tumitingin kay baby Charlie. Mami, yung anak nito, may amoeba po siya. Active gastroenteritis po ang findings natin. Moderately dehydrated po siya pagpasok. You have to wait po. Kailan siya makaka-recover. Nung pinasok ko naman si baby, wala naman silang sinabi na hindi namin kayang gamutin yung bata. Napansin ni Angeline na nanlalamig ang palad at talampakan ng anak. Hintay pa po tayo ha. Sabi niya, namumutla po yung anak mo kasi dehydrated nga po. Yung panlalamig po, manamig po kasi sa kwarto niyo. Sabi ko, okay. Pero ako po sa totoo lang, naiinita. Pagdating ng Biyernes, dumumi ang kanyang anak ng clear and slimy fluid. Naalerto siya, kaya dinala niya ito sa nurse. So, may mali, sabi ko sa kanila. Sabi nila, Mami, yun nga po, mali. Sabi nila, may mamay, ano ba po yung anak nyo? Yun po yung mali sa anak nyo. Sabi ko, the nurse. Sabi ko, okay. Pumasok na ako po na to. Hindi lang siya, tapos hindi ako po sa kanya. Hindi na sa sobrang antok. Pero doon sila. Hindi na. Sabi, ano pa yung problema? Di naman yung ulit ng nurse. Sabi ng nurse, Nung kinagabihan na may nag-rounds na nurse, ay natuwa siya na may timbangan itong dala. Nang papalitan niya ang diaper ng bata, nakita niyang may kulay na ang dumi nito. Natuwa siya at inisip na mukhang tama ang mga nurse at doktor. Pagbaba ko po ng legs ng anak ko kasi nagunasan ko na, kita ko po yung part ko niya, kulay bali. Sabi ko, nurse, to, sabi ko, ano pong nangyari sa anak ko? Sabi ni Mami, heart compress lang to. Kailangan mo lang siyang i-heart compress. Pinilit ni Angeline na ma-ultrasound ang kanyang anak. Minu-ultrasound yung anak ko, nagre-reklamo din siya kung makalag. Tapos, sabi ko sa dalili ng baby, umuwi na naman siya. Nagpaiwan si Angeline para sa resulta. Pag-akyat po ng Dr. Charlie Arcelia, nakangiti ko po siyang nagbalita sa akin na may kabag lang daw po yung anak ko. Sabi niya, Mami, may kabag lang po yung anak niyo. Sabi ko naman sa inyo, wala kayong dapat ipag-worry. Tuloy niyo lang po yung hot compress. Nag-reseta na rin po ako ng pagkaoto. Nabang narinig ko siya, sabi niya, Ma, sabi niya, hindi na mapakali si Angeline. Sinusundan niya ng tingin
ang mga ginagawa ng doktor at nurse. Sabi ng doktor, nire-revive ko na lang yung anak mo. Nire-revive? Sabi niyo, kapag lang eh. Sabi niyo, iniisip ni Angeline, nahihinga pa ang kanyang anak. Ayaw niya itong pakumutan. Ayaw niyang patakpan. Namatay si Baby Charlie na hindi malinaw kay Angeline kung ano ang dahilan. Sa death certificate ng baby, ang nakalagay ay COVID suspect. Sabi ko, hindi ko pipirmahan yan. Hindi namatay sa COVID ang anak ko, alam niya yan. Sabi ko sa kanila, hindi ako pipirma. Sabi ko, magpatagalan tayo. Walang nangyayari pirma. Palitan niya yan, palitan niya yan. At the back of my mind, sabi ko, bakit ko pipirmahan yun? Para sunugin nila yung katawan ng anak ko. Tinutuon ni Angeline ang sinabi, nakipagbatigasan siya, alam niyang hindi COVID suspect ang kanyang anak. Una, hindi tumatanggap ang ospital ng COVID positive. Pangalawa, pareho silang nag-negative sa antigen test. Sa pangalawang pagkakataon ay may pinapirmahan sa kanya na panibagong death certificate. Gumawa ulit sila ng bagong death certificate na nakasulat. Parang cardiac respiratory something. Tapos tested for COVID antigen twice negative result. Dahil mamatay ng anak mo, hindi na-explain ng doktor. Hindi ko ano ba naging nag-isak niya magigil sa antigen. Hindi ko sinabi ng test. Hindi ko talaga yung mga bagay po tayo hindi kikita agad. Mag-ulit talaga yung gustong malaman ni na Angeline ang katotohanan. At kung ang ospital ay naghahabol ng ibibigay ng DOH para sa mga COVID patients, ang dami kong namatay doon. Hindi ko po alam kung lahat yun COVID rin ang declaration nila. Kasi ang sabi po nila, pag COVID daw, napaalisan nila ng walang bayad. Kasi malaki po yung deductions doon at the same time nakakatanggap daw po ang mga ospital ng 700,000 to 1 million pesos per COVID patient na in-assist nila ng namamatay. So hindi ko po alam kung isa yun sa mga dahilan kung bakit nila nilagay na COVID case ang anak ko. Pero katarungan po ang hinihingi ko. Mga kaibigan, ang totoo, may ilang report na kaming tinatanggap na ganyan. Kinakausap ng ospital ang mga kaanak ng pasyente para mailagay sa death certificate COVID-19. Kung wala kang pambayad sa ospital, hindi ka ba papayag? Lalo na kung may kaunting halagang makukuha ka kapalit ng pagdideklara na COVID ang ikinamatay ng pasyente mo. Natay na nila yung anak ko. Gusto pa nilang pagkakitaan. Hindi ko yung makatarungan. Sabi ko nga po dun sa nurse, one day, two days,
Mahaba na yung 3 days. Limot nyo na yung anak ko. Pero ako habang buhay, hindi na namin sa kasama. At hindi lang ako ang nawalan. May mga kapatid siya, may tatay siya, may nawalat lang siya, tumalawal siya. Kung may makulit man ako the whole time, nanggal ako sa ospital. Minigayin na na ako at nararamdaman kong may mali, pero wala. Hindi nila pinansin. Wala silang sinabi. Nalaban po kami. Nalaban kami hanggang sa dulo. Lalo na pag napatunayan may pagkakamali sila. Hihintay po namin yung resulta ng autopsy. Salamat po sa inyong patuloy na suporta. Hanggang sa muli, ako po si Ramon Tulfo at ito ang orihinal at totoong karamay ng bayan. Daghang salamat o mabuhay. Inapi ka ba? Isumbong mo kay Tulfo. Anong tingin niyo sa kasong ito? Mag-comment, mag-like, at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Click here to subscribe. Dudutin ang notification bell button para maging updated sa mga bago naming post. Salamat po!